Amazing morning! Amazing morning! Sabi, parang nasa event tayo, yung energy ng mga tao dito. Palakpakan naman natin yung mga first time. Of course, palakpakan din natin si Paul Lumbao. Isa lang siya sa mga ano po, nakapanood ng video na pinlay na hindi natapos. Pero siguro kahit di matapos, nakabaliw na eh, no? Yes! Kasi yung pinapanood ko, grabe nung na-invite ako nung time na nagko-commute lang, estudyante lang, sobrang layo na pala nung narating. And ang pinakamasarap dito kasi is marami ka na-inspire na tao. Okay? Maraming tao na naniwala ulit about sa industry or nagtiwala ulit about sa industry or nagtiwala ulit sa sarili nila na kaya pala nila kasi may nakagawa. Tama? Yes! Okay, that's what I like about network marketing. And I will be your speaker for tonight. Okay lang ba sa inyo yun? Yes! So, didiscuss ko sa inyo yung company, yung marketing plan, at paano kakikita ng malaki dito kaya ka. Tama po ba? Yes! Okay. So, taas po lahat ng mga first time po makaka-attend ng orientation. Yan, sobrang dami. Palakpakan po natin ulit. So, okay lang po malaman mga kamay ng mga students. Yan, medyo madami, no? Almost lahat nandito, estudyante. Iba po, empleyado. Meron po ba? Ayan, sila ma'am. Iba po, negosyante. Ayan, okay. Yung iba pong dinagtaas. Ano po kayo sa lipunan? Bakante. Networkers, karamihan. Anyway, ako po, estudyante ko, nung na-invite sa ganitong industry. I was 15 years old nung na-introduce sa akin yun. That was 2011. And as you can see, yung video ko po is nanalo sa International Award for the Asia's Network Intervention Expert. So that was held dito sa Philippines next year sa Malaysia. So nag-gather lahat ng mga networkers from iba't ibang mga top earners sa iba't ibang company. And nanalo po yung story natin. And so blessed po kasi kumbaga marami po ulit yung kumbaga nabuhayan na ang network marketing dila sa mga tao may pera. Diba? Network marketing para din sa mga tao na may mga pangarap. Tama po ba? Kasi I do believe, ang pinakamayarap na tao sa mundo, hindi naman yung taong walang pera. Diba? Ang pinakamayarap na tao sa mundo, yung taong walang pangarap. So lahat tayo dito may pangarap. Okay lang po ba pag-usapan natin yung pangarap? Yes! Okay. Pero before tayo mag-go doon, ito yung iba, ibang ilang beses na ito narinig, or iba, ngayon pa lang ito marinig. Ito kasi hindi nawawala sa presentation ko yung discussion ng Cashflow Quadrant. Okay, actually ito po nakilala ako sa Cashflow Quadrant. Even ibang mga networking companies, pinesend nila yung videos, yung Cashflow Quadrant, 16 years old. Napanood po ba? Sino nakapanood? Grabe, no? Totoy na totoy, 16 years old. Okay, nagdi-discuss ng Cashflow Quadrant. Kasi nung naintindihan ko po ito, dito po na-align yung mind ko na never na talaga akong babalik sa kabilang side. Or never ako mapupunta sa kabilang side. Diba? So, itong book na ito, actually, it's a book by Robert Kiyosaki. Familiar po kay Robert Kiyosaki? Ha, hindi po siya yung ano ha, Jaworski ba yun? Okay, Robert Kiyosaki po is a financial educator at the same time, multi-millionaire in America. He's the author of Rich Dad, Poor Dad. So there, dinidiscuss po kung ano yung four ways para kumita. Sabi nila, sabi niya, meron daw employee, meron daw mga self-employed, meron mga negosyante at may mga investor. So start muna tayo dito, okay lang? So empleyado, sa mga empleyado, sigurado makarinig kayo. Pag employee po tayo, meron tayong tinatawag na boss, tama po ba? Masarap po ba pag may boss? Ayaw, di ba? Pangalawa, hindi mo hawak yung oras mo. Bakit? Kasi fix yung time. Okay? Hindi pwede na mag-leave ka kasi meron kang time na sinusunod. Di pwede matulog ka na mahaba kasi may time ka na sinusunod. Tama po ba? Minsan nga, yung time na nilalaan mo dito, hindi lang naman 8 hours. Tama po ba? Sabi nila, pag nag-work ka, 8 hours daw. Pero kung pasok mo is, usually pasok mo is 8 to 5. Tama po ba? So kung 8 o'clock ka ang papasok, hindi ka naman nigising ng 7:59. Tama po ba? Usually may 2 hours preparation yan. Kasi maliligo ka, di ba? Kakain ka, mabiyahe ka pa. So another 2 hours po yun. Pero hindi allotted for your personal. Allotted din saan? Sa work mo. Ngayon kung 5 o'clock ang uwian mo, ano oras ka makuwi ng bahay? 7, another 2 hours ulit. Bakit? Kasi minsan traffic. Tama. Ngayon, pag tinotal mo yun, 8 plus 2 plus 2, that's total of ilang hours? Tama po ba? No, actually hindi lang yung 8 kasi may 1 hour break. Pero still nasa work ka pa rin, so counted din yun. Bawas din sa oras mo yan. Tama po. So 9 plus 2 plus 2, that's 13 hours minus sa ilang oras meron isang tao sa loob isang araw? 24. So 24 minus natin ng 13, may matitirang 11. Kailangan matulog, di ba? Ilang oras po? 8 hours. So ilang matitira sa atin? 3 hours. Yung 3 hours niya, tanong anong ginagawa mo? Productive po ba?
iba Facebook, iba gimmick, iba nood ng Korean novela. Tama po ba? So, ang malupit ng kinabukasan, ganun ulit sa routine. Familiar po kayo sa kulungan ng daga? Okay, yung hamster. Di ba may bilog doon? Kahit takbo siya ng takbo, napapagod siya. Tama, pero wala naman siya napupuntahan. Diba? So marami kong kakilala na gano'n na sobrang tagal na, pero wala pa rin investment, wala pa rin naipon. Tama? Di po natin nilalat. We're not against employment, but that is the reality. Okay? Truth hurts, but truth will set us free. Okay? Aside from that, dito, you trade your time into money. You don't pay based sa kung anong tinapos mo, anong pinag-aralan nyo. You pay because of the time na nilalaan mo. Tama po ba? Sample, graduate ka ng Lasal, matalino ka, sobrang skills mo, hindi ka pumasok ng 1 month, papasahurin kita. Hindi. Okay? So, ganun dito. You trade your time into money. Self-employed, same lang din. Wala lang silang boss. Pero mas malaking income nila. Pero no work, no pay din to. Sample yan, mga doctor, athlete, attorney, di ba? Sample, ikaw, doctor ka, sobrang galing mo mag-opera. Pag hindi ka nakapag-opera, wala ka namang income. Tama po ba? Okay. Pag ikaw naman, attorney, pag may kaso, may kita. Pag walang kaso, walang kita. Same with athlete, artista. Tama po ba? So ngayon, anong point dito? No work, no pay. Kasi pinapractice natin yung tinatawag na singleness. Familiar po sa singleness? Hindi yung walang boyfriend, walang girlfriend, ha? Okay. Singleness, ibig sabihin ko lang na ikaw yung nag-work para kumita ka. Diba? E paano pag nagkasakit ka? Kaya nga ngayon, na-invento yung kabilang side. Kung may rich, may poor. Ito kasi nasa poor side tayo. Tama po ba? Hindi poor na mahirap pa. Ibig sabihin ng poor yung chances na makuha yung mga pangarap. Okay lang ba pag-usapan natin pangarap? Yes. Diba? Ano ba yung mga typical na pangarap natin mga Pinoy? Magkaroon ng sariling sasakyan. Agree? Yes. Diba? Wala na ma-excited dito mag-commute. Diba? Hindi pong araw-araw motivated ka sumakay ng tricycle, motivated ka sumakay ng MRT. Diba? Wala naman. So, mas motivated ka na magkaroon ng sasakyan one day. Diba? Kasi from that, pangarap din magkaroon ng sariling bayad lupa. Tama? Yes. Okay. Aside from that, makaroon ng magandang ipon. Diba? Hindi pong pagpunta mo sa ATM, hindi na lang laging isang zero, dalawang zero, maraming zero na parang cellphone number na. Diba? Nakikita mo. Aside from that, pangarap din makapag-travel. And then, makapagtayo ng sariling negosyo. So, those are dreams. Typical dreams ng isang Pilipino. Sabi, libre mangarap, pero ang pangarap po ba libre? Hindi. Pwede ba pupunta ka sa kasa, tapos mangingi ka ng sasakyan? Bibigyan ka, wala kang pambili. Hindi. So, lahat yan may presyo. And you have to pay the price. Magkano po yung presyo ng kotse na pangarap po natin? Yes, sir. Ano bang pangarap mong sasakyan? Fortuner, Montero, Honda Civic, that's kung RS, magkano yung RS natin? 1.4 million. Sabihin na lang natin 2 million kasi papaset up mo pa. Okay? Diba? House and lot. Diba? Mga magkano ang budget for the house and lot? Siyempre, yung maganda-ganda lang. Mga ngarap ka na lang din naman. Pwede na siguro at least mga 10 million, tama? Yes. Diba? May swimming pool. Diba? Tapos may sariling kwarto yung mga ano, yung maid. May sariling kwarto yung mga aso mo. Taka aircon. Diba? Kasi kawal malamigan. Kawal mainitan. Tama? Savings. Diba? Pwede na ba sa inyo kahit papano at least 5M pagsimula muna. Yung walang galawan. Tama? Travel. Hindi mo i-treat mo yung family mo, pati yung pamilya ng pamilya mo, pati yung mga pamangkin mo. 5 million. Tama? Pwede na yung 1 million. Tama? Tapos, business. Coffee shop, gasoline station, yung mga typical na negosyo na gusto mo meron ka rin. Diba? Kung ano yung love mo. Siguro nasa 5 million, pwede na. Total ng dreams natin, nasa magkano lahat? 23 million. So imagine mo, usually yung mga tao dito nasa age po ng 15, tama ba? 14? 16, alam ba ng magulang niya, nandito kayo? Okay, ayan, so ganito yan. Sabihin natin, 15 years old ka. Doon sa kabila, ayan, si ma'am. 28, ayan, okay. Tapos last na, si sir, yan, naka-blue. Kayo po sir, yung nakasalamin po yung pokey po dyan. 33, okay. Let's say, at the age of 18, 28, 33, nag-goal ka, na-elit yung mga pangarap mo. So if you're working in this side, nasa magkano po yung naiipon per month? Wala po, no? May kilala kayo, taga-tribework, wala pa ni ipon, ang utang pa rin, doon pa rin sa cycle na utang by utang. Let's say, ang galing niya mag-ipon, naka 10,000 siya per month. Tama? I-times mo yan ng 12, that's 120,000 isang taon. So, kung ito, i-15, after 1 year, madadagdagan yung edad niya, magiging ilang taon na siya? 16. Kasi tayo, hindi naman tayo papata, patanda tayo, tama po? So ngayon, at the age of 10 years, after 10 years, 120, meron ka ng 1.2 million, kuha na ba yung pangarap? Hindi. Hindi pa. Pero edad, nadagdagan ba o nabawasan? Hindi. Nadagdagan yung 16 magiging?
26 yung 29 magiging 39, eto ito magiging 44. Another 10 years, 2.4 million. Tama po, kuha na ba yung pangarap? Hindi pa. So ito magiging 36, ito magiging 49, ito magiging 54. Kaya pa mag-work? Kaya pa, malakas pa yan. Another 10 years, 2.4 plus 1.2, 3.6 million. Hit na po ba yung goal? Hindi pa. Wala pa kang kalahati. Okay, pero ito, 46 na, ito, 59 na, ito, 64 na. Kaya pa mag-work? Kaya pa. Ito, senior na, may discount sa lahat ng pagkain yan. Okay? O sabihin natin, ang goal mo kasi, kung pinanganak ka mahirap, ayaw mo mamatay na mahirap. Yes. Yun yung mindset mo. Diba? Ngayon, same with your dreams. Kung pinanganak ka na hindi mo nakuha yung pangarap mo, ayaw mo matay na hindi mo nakuha yung pangarap mo. Tama po ba? So, tinuloy-tuloy mo ulit. Pero ito lang yung orient ka dito lang sa kitaan na yan. So, another 10 years, that's 4.8 million. Kuha na ba yung pangarap? Hindi pa. Pero ito ilang taon na? 56, 69, 64. 74. Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa, ayaw mo mamawal at mamatay, hindi mo na ko yung pangarap mo eh. Tama ba? So, laban lang. So, after 10 years, that's 6 million. Nangalahati na po ba? Hindi pa, pero ito ilang taon na? Ito? Ito? Kinuha na. Wala nang makabot ng ganyan. Reality po, diba? Totoo po ba nangyayari? Actually, diniscuss sa akin yan 6 years ago, tawang-tawa ako, pero sabi ko, totoo eh. Ang dami-dami ko kakilala na matay, pero hindi naman nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng kotse. Ang malupit nga eh, namatay, pero utang pa yung iniwan. Tama po ba? Marami kinilalang gano'n. Diba? So, sino ko ba gusto gano'n na maging kapalaran niya? Mawala man lang siya, wala man lang na hit doon. Tapos utang pa. Wala naman po. Diba? Kaya sabi ni Robert Kiyosaki, if you're in this side, walang masama dyan. Okay? Kasi dito naman talaga tayo ng organ. Kaya hindi mo kasalanan. Kasi kung ano daw yung minamindset sa'yo, ano daw yung narinig mo, yun yung gagawin mo. Tama? Yes. Diba yung bata, kung ano yung nakikita niya sa magulang niya, yun yung gagayahin niya. E ano ba sinasabi sa atin ng mga magulang po natin? Mag-aral ka na mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. May nagsabi po ba magulang sa inyo, o pagka-graduate mo, mag-aral ka ng magandang negosyo? Meron po? Wala. Pero ang mga Chinese, anong mindset sa kanila ng, sa mga anak? Anak, ikaw aral mabuti. Para ikaw, pag-graduate, ikaw, tayo negosyo. Tama? Kaya pansinin mo, pag pumunta ka sa China, anong nationality ng mga tao doon? Yung pinakamayamang tao sa China, anong nationality? Chinese. Pumunta ka sa Taiwan, anong nationality ng pinakamayamang tao sa Taiwan? Taiwanese. Pumunta ka sa Amerika, pinakamayamang tao, nationality ano? America. Diba? Pumunta ka sa Japan, nationality ng pinakamayamang tao sa Japan? Japanese. Pumunta ka sa Pilipinas. Anong nationality ng pinakamayamang tao sa Pilipinas? 1 to 10, Chinese. Isa lang yung Pilipino, si Manny Villar. Pero, usually Chinese, kasi yun yung mindset nila. Ito pa, isang pangit na mindset ng mga Pilipino. Walang pera sa Pilipinas, punta tayo sa abroad kasi nandun ang pera. Tama? Totoo po ba yun? Na nasa abroad daw yung pera? Totoo? Hindi. Kasi kung nasa abroad ang pera, bakit yung mga nasa abroad nagpupunta sa Pilipinas? Bakit? Kasi alam nila, nasa Pilipinas ang pera. Anong ginagawa? Nag-i-invest, hina-hire mga Pilipino. Kasi mga Pilipino, lahat ng klase ng requirements para sa pagiging empleyado, kumpleto tayo. Tama po? Masipag, on time, hospitable, lahat na. Magalang lahat na. Kaya gusto tayo gawing employee. Diba? Yun yung na-orient sa atin. Ngayon, nung nakita ko yung ganitong business, na-open yung mind ko na hindi lang pala pag-graduate is trabaho lang. May other way pa pala na pwede mabago yung buhay mo at the same time, makatulong ka sa pamilya mo. And kung may poor side, merong rich side. Sino dito gustong yumaman? Taas sa kamay. Well, grabe, may mga plastic pa din. Ayaw yumaman. Diba? Kahit sino pong tao, tanongin nyo sa labas, gustong yumaman, nasasabihin, yes. Tama mo ba? Kasi lahat gusto kong masenso. Pero, hindi nila alam kung paano. Tama? Kaya may I Am Worldwide. So, ngayon, para ipaalam sa lahat ng mga tao na may chance pa na mabago ang takbo ng buhay mo pag ginawa mo I'm Worldwide. Okay? So, palakpakan naman natin yan. So, ang I'm Worldwide is a business. Pag-usapan natin negosyo. Okay? May dalawang klase po ng negosyo. Traditional at non-traditional business. Okay? Pag traditional business, yun yung typical na negosyo na nakikita nyo sa labas. Okay? Sample, ganito yan. Pag ikaw nasa business ka, familiar ba kayo sa tinatawag natin leverage? Okay, actually may book nun eh, Law of
Leverage. Yun yung mga book talaga na binabasa kapag nagsisimula ka pa lang sa network marketing industry. Yung law of leverage, coming from the word lever, ano ibig sabihin po ng lever? Atay? Lever po yun. Lever is lahat ng bagay na nagpapagaan ng buhay ng tao. Sample, elevator. Sipin mo kung di na-invento ang elevator, akyatin mo yung 20th floor. Pagpunta mo dun, no, payak-payak mo na, sobrang nakakakyat. Tama? Okay? Na-invento escalator. Lahat yan is a form of leverage. Pag nasa business ka, nale-leverage ka. Nandu-duplicate ka yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Meaning, you have a system. Diba? Bigyan kita ng example. Familiar kayo kay Henry C? Yes! Diba? Si Henry C ang pinakamayaman dito sa Pilipinas, tama? So, marami siyang SM. Marami din siyang empleyado. Let's say, sa isang SM o dalawang SM, may 3,000 siyang employee. Tama? Bawat isang empleyado naglalaro ilang oras kay Henry C? 8 hours. So, yung 3,000 times mo ng 8 hours, magkakaroon si Henry C ng 24,000 hours. Ang normal po na tao, meron lang siyang 24 hours. So, bakit si Henry C nagkaroon ng 24,000 hours isang araw? Bakit? Kasi ginamit niya yung leverage or duplication. Tama? Kung kaya ng iba, paggawa mo sa kanila. Yes. Tama pala, kaya pala nila eh. Dahil paggawa nila. Nakita niyo po ba si Henry C nagbukas ng pinto sa SM? Yes. Hello, mga closer check na rin. Wala. Nakita niyo ba si Henry C nag-serve? Okay, tinanong anong size po ng sapatos gusto niyo. Pero sino yung kumikita ng malaki sa SM? Si Henry C. Kasi in-apply niya yung leverage or duplication. Imagine niyo yun, 24,000 eh, makapagbenta lang ng 50 pesos papel at ballpen. 24,000 times 50, magkano po yun? Mahina tayo science. So, sa 1.2 million, pwede na po yun sa araw? Oo, actually maliit po yan. Maliit po yung Henry C. Kuryente niya lang yan. Tama? Pero ang point is, hindi naman kailangan maging Henry C ka para ma-master mo yung duplication. Actually, tumingin ka lang sa mga labas, sa paligid mo, marami dyan, ginagamit na yung duplication. Sample, familiar pa kayo sa magtataho? Yes! Diba? Grabe, si sir, oh, mukhang magtataho. Sir, yan, lakas eh. Okay, so, may magtataho. Sa mga hindi po nakarelate, yun po yung may dalawang malaking mga. Okay, so yung magtataho, dalawa sila. Si A and si B. Ngayon, si A tsaka si B, ang nangyari, si A sobrang sipag, sobrang tiyaga. Si B naman tamad. Sa tingin nyo, sino naka-asenso sa dalawa? A or si B? A. Definitely si A. Kasi mindset natin, mga Pinoy, sipag, tiyaga, a-asenso ka. Tama po ba? Money billiard. Pero marami din kilala sa labas, sobrang sipag magtrabaho, sobrang tiyaga, umasenso? Hindi. Sobrang dami niyan. So may kulang. Para umasenso ka, hindi lang dapat may... Dapat to, meron kang ganito. Ano po yan? Hindi po sakit. Ano po ibig sabihin STD? Sipag, tiyaga, at... Discarte, determinasyon na sa magandang opportunity. Ano bang ginawa ni B? Bakit siya naging tamad? Ang ginawa pala niya, ginawa niya sa Henry C, ginaya niya lang. Simple lang naman, nag-hire siya ng 5 tambay na walang ginagawa, yun yung pinagbenta niya ng taho niya. Diba? So kung kaya ng iba, magawa mo sa nila. Okay, eto nangyari. Ang tao ba nagkakasakit? Yes! Pag nagkasakit po si A, may kita pa ba? Si B nagkasakit, may kita? Yes! Nagkasakit yung tatlo, may kita pa rin ba siya? Yes! Nahawa yung dalawa, may kita pa rin ba siya? Yeah! Meron pa din, bakit? Kasi gagaling yung? No. Tatlo! Diba? Kung normal nagkakasakit, normal din pag gumagaling? O, diba? So, anong point? Napakasarap po kapag nasa business ka. Diba? Natutuplikin ka, nalileverage siya. Anong good news po dito? Pakisabi po, good news. Good news! Ang sistema po ng IAM Worldwide, combination ng traditional at non-traditional business. So, you have the traditional side, at the same time, you can apply the non-traditional side or the leverage system na meron po tayo. So, multiple ways of income siya. Ngayon, kapag sobra ng laki ng kinikita mo sa business, pwede ka na maging investor. Pero it requires a lot of money para kumita ka na malaki. Tama po? Let's say, may 50 million ka sa bank. Sino na po may 50 million ngayon? Wala pa, pero malapit na. Diba? Malapit na tayo dyan. Kung ilalagay mo yun sa banko, ang pinakamalaki niyang i-offer sa'yo is save 1%. Tama po ba? So within 1 year, meron kang 500,000 per year na wala kang ginawa, nasa bahay ka lang. Tumutubo na yung pera mo. Tama po ba? So masarap po yun kasi wala ka nang minimaintain na tao, wala ka nang ginagawa. Money works for you. Pera na lang pinapaikot mo. Tama? Pero before ka pumunta dyan, kailangan mo na malaking kapital. At para makakuha ng malaking kapital, pang-invest, kailangan mag-start saan?
sa business. Kaya okay lang po ba pag-usapan natin negosyo? Yes! Okay. So yung business na didiscuss natin, as I said kanina, ito po pala yung pangalan ng company po natin, pakibanggit po, I Am Worldwide. So si I Am Worldwide po started September 2016 last year, and na grand launching po tayo noong March 18 this year. Basically, we are into pioneering stage.